Ghost Month o Hungry Ghost Festival na ipinagdiriwang sa ikapitong buwan ng Lunar Calendar ay isang mahalagang kaganapang kultural sa maraming bansa sa East Asia, kabilang ang China, Taiwan, Singapore, Malaysia at Vietnam. Ito ay isang panahon kung saan pinaniniwalaang na ang boundaries sa pagitan ng mga buhay at namatay ay nagiging malabo at nagbibigay daan sa mga espiritu na maglakbay sa lupa. Ang video na ito ay tatalakayin ang pinagmulan, kaugalian at mga modernong interpretasyon ng Ghost Month na naglalarawan sa patuloy na kahalagahan nito sa contemporary society. Sa Pilipinas, ang buwan ng Agosto ay kadalasang ipinagdiriwang ang Ghost Month, isang panahon na nag-ugat sa Chinese tradition at lubos na iginagalang ng mga Filipino-Chinese community. Ang panahong ito na tumutugma sa ikapitong buwan ng Lunar Calendar ay pinaniniwala ang isang panahon kung kailan bumabalik ang mga espiritu ng yumao sa mundo ng mga buhay. Ang mga kaugalian at paniniwalang kaugnay ng Ghost Month ay sumanib sa kulturang Pilipino na nag-impluensya sa iba't ibang aspeto ng buhay at tradisyon. Ang Ghost Month sa taong ito ay nagsimula noong ika-4 ng Agosto at magtatapos sa ika-2 ng Setyembre. Ang pinag-ugatan ng Ghost Month ay maaaring matuntun mula sa ancient Chinese folklore at mga tradisyon ng mga Taoist at Buddhist. Ang alamat ng mga Hungry Ghosts ay ang mga espiritong nagdurusa sa kabilang buhay dahil sa kanilang walang katapusang mga kagustuhan at hindi natupad na mga pangangailangan, at ito ay may mahalagang papel sa pagdiriwang. Ayon sa mga Buddhist teachings, bumubukas ang mga pintuan ng impyerno sa 7th lunar month at nagpapakawala ng mga espiritu upang maghanap ng pagkain at kaaliwan sa mga taong nabubuhay. Ang panahong ito ay nakikita bilang isang pagkakataon upang mag-alay ng mga dasal, pagkain at iba pang mga handog upang payapain ang mga multo at mga ninuno. Sa Pilipinas, ang panahong ito ay hindi lamang isang panahon ng paggalang sa mga espiritu, kundi pati na rin isang salamin ng malalim na pinagsamang kultura ng mga Pilipino, kung saan nagsasanib ang mga impluensya ng katutubo, Hispanic at Chino, mga modernong perspektibo. Sa makabagong panahon, patuloy na ipinagdiriwang ang Ghost Month na may kombinasyon ng tradisyon at modernidad. Ang urbanisasyon at globalisasyon ay naka-impluensya sa paraan ng pagdiriwang. Ngunit ang mga pangunahing halaga ng pag-alala at paggalang sa mga ninuno ay nananatiling buo. Habang ang ilang mga kabataan ay maaaring tingnan ang mga kaugalian bilang mga pamahiin, marami pa rin ang lumalahok dahil sa paggalang sa kultura at tungkuling pampamilya, mga practices sa panahon ng Ghost Month. Ang pagdiriwang ng Ghost Month ay kinabibilangan ng iba't ibang ritual at kaugalian na naglalayong tiyakin ang kapayapaan at proteksyon mula sa mga gumagalang espiritu, pag-aalay ng pagkain at insenso. Isa sa mga kilalang kaugalian sa panahon ng Ghost Month ay ang pag-aalay ng pagkain at insenso sa mga espiritu. Ang mga pamilya ay naghahanda ng mga marangyang pagkain, kadalasang inilalagay sa mga altar sa labas ng kanilang mga tahanan upang pakainin ang mga gumagalang kaluluwa. Kasama sa mga handog na ito ang kanin, prutas, karne at iba't ibang mga delicacy na sumisimbolo ng hospitality at respect, pagsusunog ng Joss Paper. Ang Joss Paper, na kilala rin bilang Ghost Money, ay sinusunog bilang paraan ng pagbibigay sa mga espiritu ng material na kayamanan sa kabilang buhay. Ang mga paper offering na ito ay kadalasang kahawig ng pera, mga bahay at maging mga marangyang bagay. Sa paraang ito ay tinitiyak na ang mga yumao ay naaalagaan ng mabuti. Ang pagsusunog ng Joss Paper ay parehong isang kilos ng filial piety at isang paraan upang iwasan ang malas, floating lanterns. Sa maraming rehiyon, nagpapalutang ang mga tao ng mga parol sa mga ilog at lawa upang gabayan ang mga espiritu pabalik sa kabilang buhay. Ang maganda at matahimik na tradisyong ito ay hindi lamang nagbibigay pugay sa mga yumao, kundi pati na rin lumilikha ng isang magandang tanawin. Ang mga lanterns ay sumisimbolo ng pag-asa, patnubay at ang walang hanggang koneksyon sa pagitan ng mga buhay at yumao. Community events. Ang ilang mga komunidad ay nag-oorganisa ng mga kaganapan tulad ng pagtatanghal ng Chinese opera at iba pang mga palabas na kultural upang aliwin ang parehong mga buhay at espiritu. House cleansing. Karaniwan na isagawa ang mga pagbasbas ng bahay at mga cleansing rituals upang paalisin ang anumang negatibong enerhiya o espiritong maaaring pumasok sa tahanan. Mga paniniwala at pamahiin.
Maraming pamahiin at paniniwala ang nauugnay sa Ghost Month sa Pilipinas. Maraming mga pamilyang Filipino-Chinese ang sumusunod sa mga partikular na kaugalian upang payapain ang mga gumagalang espiritu at maiwasan ang malas. Karaniwang mga paniniwala ay kinabibilangan ng mga ito. Iwasan ang mga aktibidad sa gabi. Pinaniniwalaan na ang mga espiritu ay pinakaaktibo sa gabi. Kaya't iniiwasan ng mga tao ang magpagabi upang maiwasan ang pakikipagtagpo sa mga naglalagalag ng multo. Huwag kumuha ng litrato sa gabi. Sinasabing kung kukuha ka ng litrato sa gabi sa panahon ng Ghost Month, maaaring makasama mo ang isang multo sa litrato. Kapag nangyari ito, kamalasan ang susunod. Huwag mag-whistle sa gabi. Naniniwala ang mga tao na ang pag-whistle sa gabi ay madaling makakuha ng atensyon ng mga multo at maaaring sumunod sila sa iyo pauwi. Sa katunayan, kahit anong ingay ay sinasabing may parehong epekto at nakakaistorbo rin ito sa karamihan ng tao. Ang bawal na ito ay totoo sa buong taon, ngunit lalo na tuwing Ghost Month. Huwag isampay ang iyong damit sa labas. Pagkatapos ng dilim, karaniwang isinasampay ng mga tao ang kanilang damit sa labas upang matuyo. Gayunpaman, iwasan ito sa gabi tuwing Ghost Month. Sinasabi ng ilan na may mga multo na maaaring magsuot ng iyong damit. Maaari pa nilang nakawin ito dahil sa lamig. Huwag lumingon o sumagot kung may tumawag sa iyong pangalan sa gabi. Naniniwala ang mga Chino na hindi dapat tawagin ang pangalan ng iba sa gabi at hindi rin dapat sumagot kung maririnig mong tinatawag ang iyong pangalan. Gayun din, kung may pumitik sa iyong balikat sa gabi, huwag lumingon. Hindi mo masasabi kung tao ito o hindi. Huwag sumakay sa bus ng hating gabi. Pagkatapos mabasa ang mga nakaraang bawal, maaaring maisip mo na kung bakit hindi tayo sumasakay sa mga bus tuwing Ghost Month. Karaniwang bumibiyahe ang bus sa hating gabi na pinaniniwala ang oras kung kailan pinakaaktibo ang mga multo. Kung sasakay ka sa bus na ito, hindi ka makakatiyak na walang sumusunod sa iyo pauwi. Huwag pumunta sa mga beach at mag-swimming. Kahit sa ngayon, naniniwala pa rin ang mga tao na mayroong mga multo ng tubig, shwigwi. Tuwing Ghost Month, nananatili ang mga multo ng tubig sa tubig at naghihintay ng mga taong lumalangoy upang gawing kapalit nila. May kasabihang shwigwi jwa jiao ti na nangangahulugang mga multo ng tubig na naghahanap ng kapalit. Ang ideya ay maaaring gamitin ng mga multo ng tubig ang katawan ng tao upang muling isilang at makapasok muli sa mundo ng mga buhay. Kaya tuwing Ghost Month, dapat iwasan ang paglangoy sa dalampasigan, lawa o iba pang mga anyong tubig at huwag lumangoy sa gabi. Malawak pa rin ang paniniwala sa bawal na ito, kaya may mga diskwento sa mga water park upang makakuha ng mas maraming customer tuwing Ghost Month. Nakakatawa na madalas gumagana ito upang akitin ang mga customer na naniniwala sa bawal na ito. Ngunit sa tingin nila ay sulit ang mga diskwento. Huwag gumawa ng major life decisions. Pinaniniwalaan na ang pagkakaroon ng mga makabuluhang kaganapan tulad ng kasal, pagsisimula ng bagong negosyo o paglipat sa bagong bahay ay dapat iwasan dahil maaaring magdala ito ng kamalasan o kasawian. Iwasan ang mga negative thoughts and actions. Pinaniniwalaan na ang mga negatibong emosyon at aksyon ay nakakaakit ng mga malisyosong espiritu. Huwag tapakan ang Diyos paper ng sinasadya. Ang Diyos paper, Jinji, nakilala rin bilang ghost money, Jichen, ay isang uri ng papel na kapag sinunog, pinaniniwala ang nagiging pera na natatanggap ng mga yumaong ninuno. Sa kultura ng Chino, sinusunog ang Diyos paper dahil naniniwala ang mga tao na natatanggap ito ng mga ninuno bilang kanilang pocket money sa ilalim ng mundo. Tuwing Ghost Month, hindi lamang mga yumaong ninuno, kundi pati na rin ang mga hindi kilalang gutom na multo ang tumatanggap ng ghost money bilang kanilang mga regalo. Sa kabilang banda, kung tatapakan mo ang kanilang pera, maaari itong makagalit sa kanila. Huwag pulutin ang pera o red envelopes sa daan. Naniniwala ang ilang mga Chino na tuwing Ghost Month, ang pera sa daan ay maaaring ang road toll para sa mga mabubuting kapatid. Mas mabuting huwag pulutin ang pera na para sa kanila. Iyon ay magiging pagnanakaw. May tradisyonal na kasabihan din na kung makakita ka ng red envelope, hongbao, sa kalye, huwag itong pulutin. Maaari din itong maging dote ng isang nobya mula sa ilalim ng mundo. Naghihintay ng isang tao, buhay o patay, na magpakasal sa kanya. Ang red envelope ay talagang isang bitag. Kung pupulutin mo ito, may lalapit at babatiin ka sa pagpapakasal sa tinatawag na posthumous marriage. Minghun. Tunog nakakatakot, ngunit sa kabutihang palad ito ay isang bagay na karaniwang nangyayari noon.
Ngayon, ituturing itong katawa-tawa. Ngunit iniiwasan pa rin ng mga Chino ang mga red envelope na nakakalat sa daan. Ang Ghost Month ay isang malalim na paalala ng koneksyon sa pagitan ng mga buhay at yumao. Isang panahon upang parangalan ang mga ninuno at isang yugto na mayaman sa pamana ng kultura. Sa kabila ng patuloy na pagbabago ng pagdiriwang, ang buwan ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng pagkakakilanlang kultural ng Silangang Asya sa pamamagitan ng pagsasama ng mga sinaunang kaugalian sa makabagong mga gawain. Ang Ghost Month ay patuloy na may espesyal na lugar sa puso ng marami, nag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Ang Ghost Month sa Pilipinas ay isang kamangha-manghang halimbawa ng cultural fusion na nagpapakita kung paano ang mga tradisyon ng Chinese ay isinama sa kalinangan ng lipunang Pilipino. Ito ay isang panahon ng pagmumuni-muni, paggalang sa mga ninuno at pagsunod sa mga kaugalian na naglalayong tiyakin ang pagkakaisa sa pagitan ng mga buhay at espiritual na mundo. Sa kabila ng makabago at iba't ibang kultura ng Pilipinas, ang pagdiriwang ng Ghost Month ay nananatiling isang mahalagang paalala ng mayamang cultural tapestry ng bansa. Kayo mga ka-high five, naniniwala ba kayo sa mga kaugalian at pamahiin tuwing Ghost Month? Maari lamang i-comment para sa inyong chance mapili for our monthly subscriber winner. Huwag kalimutang mag-subscribe, like and share at i-turn on lahat ng notification para sa inyong entry.